She's a Mona Lisa. Everyone's lining up to see her. And now we come to the thrilling final as a double winner. Hello mga kumare, welcome back again to my channel. Ngayon ay gagawa na naman tayo ng another recipe. Gagawa tayo ng snack na ipamimigay natin sa ating mga kapitbahay. Let's start mga kumamsi, gagawa tayo ng pangnegosyo recipe na banana fritter. So let's start! Ito mga ingredients natin sa ating gagawing banana fritter. Green na banana, kailangan natin ng oil, 1 kilong harina, 1 cup of water, 3 itlog, baking powder at asukal na brown. So let's start mga kamamsi, gagawa tayo ng banana fritter. Muna natin yung saging, tanggalin natin yung balat. Ito na lang yung saging na natira eh. Durugin natin muna ito gamit ang tinidor. Gawa tayo. Dagdagan na natin. Si-share naman natin sa iba. Lalagay ko lang dyan sa harapan or tatawagan lang natin sila para makuha nila dito sa tindahan. So, okay na ito mga kamamsi kasi madudurog din dito mamaya pag halo natin. Ilagay na natin ang ating 3 itlog. Itong itlog natin ay fresh na fresh pero i-check nyo rin bago nyo ilagay sa saging para hindi masayang yung saging ninyo. Mix natin. Then ilagay natin, lagyan natin ng brown sugar. Dadagdagan lang natin mamaya pag kulang ng brown sugar. 1 cup mo nang ilagay natin. Mamaya na natin yan ilagay. Pinipay ko lang. Then i-mix na natin. Ilagay na natin yung 2 cups na brown sugar ang ginamit natin sa ating mixture. Isip na natin ang ating harina. And by the way, itong harina ko is 1 kilo pero isip muna natin. 8 cups na all-purpose flour is equivalent to 1 kilo all-purpose flour. So, i-mix na natin. Lang ang pag-mix para hindi mapunta sa mukha nyo yung flour. Yan, ganyanin lang natin. Paghalu-haluin na natin ito gamit ang ating mga kamay. Kapag ganito na medyo basa, madali lang itong solusyonan, dadagdagan nyo lang ng harina. Kapag tuyo naman, at dry naman yung inyong mixture, ang gagawin nyo, pipisikan nyo lang ng tubig. Mahirap mag-mix kapag naka-gloves. Kaya gagamit tayo ng 2 sandok. Lalagyan natin siya ng tubig para medyo basa ng konti. So gagamit tayo ng konting tubig. So gumamit ako ng 1/2 cup na water. Dagdagan pa natin ng konting tubig. And this time, lagyan na natin siya ng baking powder. 1/2 tablespoon na baking powder. So, lagyan pa natin siya ng tubig. Utay-utay lang natin yung tubig mga kamamsi kasi para hindi sumobra. So, bali 1 cup na water ang nilagay natin sa ating mixture. So, gaganyanin lang natin yan. Pwede naman na hindi natin yung gamayin mga kamamsi. Haluin lang natin ang 2. So before kayo magluto nito, kailangan itry nyo muna. Matry nyo kung matamis siya o hindi. Trinay namin kulang siya ng asukal. So bali 2 1/2 cup na brown sugar ang nilagay natin sa ating mixture. Dagdagan natin yung ating baking powder ng 1 teaspoon na baking powder. Natin siya i-mix.
So habang nagmi-mix kayo nito, nakasalang na rin yung inyong kawali na may oil, pero pahinaan nyo lang ng apoy para pagkatapos nyong mag-mix ay tamang-tama. After 5 minutes na patubuin nyo ito, ay diretso na rin yung isa lang. Ito mga kamamsi, ayan o, tamang-tama lang yung mixture natin. Ganyan yung mixture niya, ayan. Buksan na natin ang ating stove, pinatay ko kasi kanina, ayan. So gagamit tayo ng 2 kutsara para paglagay natin ang ating banana fritter na mixture. So itutubog nyo muna yung inyong kutsara sa mantika. Pagkatubog nyo ng kutsara sa mantika, saka nyo, ganyanin. Depende sa kanyo kung gaano kalaki ang inyong gagawin na balls. So ganyan lang mga kamamsi. Tikitan lang natin, ayan. Ilalagay lang kasi natin ito sa stick. Gamit kayo ng disposable cup kung gusto nyo, or pwede rin kayong gumamit ng stick. Ganyan. Or pwede rin yung palakihin, depende sa gusto nyo yung gawin. Hinain nyo yung apoy kapag kayo naglalagay na ng banana fritter na mixture para maiwasan ang pagkabigla ng luto. Saka nyo haluin na ganyan. Pwede rin kayong gumamit ng measuring spoon. Kaya lang ito nang ginamit ko. Hindi ko naman ito ibebenta kasi pamimigay nga natin. Matatansyon nyo naman ang laki kapag kayo ay businesswoman. At tapos saka nyo haluin. Kunin na natin yung ganito. Ay, itong pula na nito, luto na yan. Ayan, ganyan. Huwag nyo biglain ang luto para hindi mahilaw yung loob. Kailangan hindi yan, hindi nyo nilalakasan yung apoy ninyo. Ito na mga kamamsi ang result ng ating niluto. Ayan. So gamit lang tayo ng 1 tablespoon. Then, ganun lang, oh. Gaganinyan na lang, oh. Pababalik-balikin nyo lang. Tapos, saka nyo gaganyanin. Ano yung naghulog na? Para mas mabilis. So, budburan natin to. Optional ito, mga kamamsi, kung lalagyan nyo pa ng asukal, syempre. If ever na pang negosyo ninyo, pwede kayong gumamit ng stick, pwede kayong gumamit nitong plastic cup. Gagawin ko dito, i-stick lang natin ito. Gaganyanin lang natin. So, ganyan. So, tamang-tama lang lagyan natin ng 3 para maraming makakakain. Mamigay tayo ng snack. Kasi hindi lahat ng tao merong naka-stack na pagkain, di ba? So, share your blessings na nga lang. Kasi sa bagay, araw-araw naman kami nagsishare ng blessings namin. Kasi lahat talaga ng niluluto ko, sinishare ko talaga yan. Ito naman kang kumali ang banana fritter. Magninegosyo recipe, 64 sticks ang nagawa ko sa aking 1 kilo na harina. Para siyang tinapay. Masarap na pang snack mga kamara. Tamang-tama lang yung asukal para sa akin. Pero kung gusto niyo dagdag ng asukal, depende sa inyo. Pero masarap na siya mga kamamsi ko. Para siyang bread. Ang sarap niya. Ito tayo sa labas. Lagay ko ito doon. Pamigay na natin ito sa kanila. Nagdadalawa kayo. Dalahin na natin ito dun sa aking kapitbahay kasi lumabas na rin lang ako. So, eto na mga kamamsi, ubos na yung pinamigay natin sa ating mga kapitbahay. At sana ay makatulong yun kahit malibre man lang sa merienda. Diba? Sharing is blessing, ika nga. Lalo na nasa panahon tayo ng pandemic. So, if you like this video, give me a thumbs up. Subscribe to my channel and tap the bell for more updates. Bye-bye!